Hello mga ka-cakes nila. For today's video, ito nga pala yung pinost kong cake na na-cancel dahil nagkaroon ng emergency sa part ni baby. So nagkaroon kasi siya ng parang skin ano. So first birthday kasi yun. So buti na nga lang pag-post ko sa Tondo Buy and Sell at sa mga FB page ng Tondo, may mga nag-comment agad at talagang maraming nagkaroon ng interest dito sa ating cake. Pero diba, syempre, murang-mura na natin itong Big ni Guy para balik ingredients na rin. So eto na nga, pakita ko lang sa inyo ang kung paano ko siya ginawa at ang kanyang naging team dito is for christening cake. So two-tier ito na choco moist cake. So ang ginawa ko nga, in-store ko pa rin siya sa chiller at binalutan ko siya ng cling wrap para at the same time hindi siya ganong mag-dry, ba? Diba? So ganun yung ginawa ko para ma-preserve yung ating cake. So hindi ko siya inano na i-freezer, naka-chiller lang siya tapos naka-cling wrap lang siya, guys. Kasi nga kapag pre-freezer ko baka lalo siyang tumigas kasi yung cupcake i-pre-freezer ko, so 'di ba hindi na, syempre ang tendency hindi na ganong kaano yung longer ng ating freshness ng ating cake. So syempre ayaw naman nating isa lang alang yung nasasabihin natin kay client, pero 'di ba as much as possible expect the unexpected, lalo na sinabi naman natin na yung cake, yung lifespan nito tapos yung date na kailangan nung yung cake kung kailan kinailangan. So parang bumilang na rin siya ng 5 days after na nandoon siya sa chiller. So ayun na nga, buti na nga lang din at na hindi nasayang yung cake. Napaka-thankful ko sa umorder nito. Thank you CC, at talagang pinick up nila to sa Deka. So para sa binyag ng kanilang anak. So napakasimple lang naman ng design niya at naging arrangement namin dito. So printed topper lang naman siya na meron siyang bear design. Yung mga ganun-ganun lang, printed topper lang siya. Then, nag-color lang tayo dito sa bottom ng blue at saka ng brown. So, ayan, napaka-thankful ko sa kumuha. Actually, maraming naming nag-PM na nagkaroon ng interest na ikunin yung cake dahil nga, di ba na-cancel siya. So, kahit paano, sa part ko yung ingredients natin at yung kaunting kita nabalik dito. Kasi nga, ang gantong mga two-tiered cake po ay umaabot. Depende po yan sa design ha. Nasa price range po ng 2.5, lalo na meron siyang cupcakes din nakasama. 2.5 to 2.8, depende po sa design. Kung meron pang other details like fondant na ilalagay. Yan, so 7x4 and 5x4 po yung size nito na may kasamang 12 cupcake. So maraming salamat po sa sumalo ng cake na to. Thank you so much, CC. At ang naging feedback niya dito ay nasarapan sila dahil talagang medyo nag-moist talaga yung cake. Medyo nag-paw lang tayo dun sa may cupcakes. Ayun, siguro yung cupcakes hindi ko siya nabalutang mabuti ng cling wrap. Actually kasi nasa, 'di ba, nung nasa picture, nakalagay na siya sa cupcake box. Then naka-cover na siya. So lesson learned na rin 'to na kahit nasa cupcake box na siya, i-cling wrap pa rin natin as a whole yung full box or kaya ilagay na lang natin ulit siya sa container niya. Kasi ang nangyari yung cupcakes kasi na yun naka-ready na talaga for frosting nung the day na in-order 'to ng ating first customer. So hindi ko na siya ulit ibinalik sa canister tapos kaya naka-airtight na cover tapos with cling wrap. So ganun kasi yung mas maganda na i-preserve yung ating mga cupcakes, lalo na kapag naka-chiller or naka freezer, naka-full cover cling wrap sila na naka-airtight para hindi talaga nagda-dry kapag nasa ref or freezer sila. So yun na rin, lesson learned na rin to yung mga ganitong scenario. Syempre i-improve natin yung maganitong pagkakataon. So napaka-thankful ko pa rin kasi sabi ni CC na gustuhan talaga nila at lalong nag-moist yung cake mismo, pero doon lang tayo talaga medyo na sa cupcakes, pero naubos pa rin daw nila yon. 'Di ba? So ayun lang for today's video. Maraming salamat po sa lahat na nagtitiwala sa cakes ni Lay at iba pa. At aasahan niyo at makakaasa po kayo na lalo pa po nating i-improve. Syempre, as much as possible kailangan lagi tayong nag-i-improve every now and then kapag may mga gantong honest review, gagalingan pa natin. So maraming salamat po sa tiwala. God bless everyone. Ingat po tayong lagi. Bye-bye!